Positibo ang Task Force Bangon Marawi Chair at Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario na napapanahon pa rin ang rehabilitasyon ng Marawi City sa kabila ng kinakaharap na pandemyang COVID-19. Tinitiyak ng Task Force Bangon Marawi Chair na makukumpleto ang malalaking proyektong nakalaan sa lungsod sa Disyembre 2021. Kamakailan lang ay naglaan ito ng budget na 10.5 milyong piso bilang tulong pinansyal sa mga internally displaced persons sa iba't ibang transitory shelters bilang suporta upang makatawid ang mga IDP sa krisis na dulot ng COVID-19. Giit pa ng chairperson na ang TFBM ay nangingibabaw pa rin sa rehabilitasyon ng Marawi at mataas ang kumpiyansa at tiwala nitong makumpleto ang mga nakalaang proyekto sa kabila ng enhanced community quarantine sa lugar. Inatasan ng chairperson ang lahat ng implementing agencies ng TFBM na aarangkada ang mga ito simula ngayong Hulyo 2020 pagkatapos i-aproba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 3.56 bilyong pisong budget na may special allotment release order mula sa DBM upang mas mapabilis ang Marawi Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Program. Isa pong magandang balita na ang pondo para magawa ang mga proyekto sa most affected area ay naaprubahan na ng ating mahal na Pangulo ngayong buwan ng Abril at Mayo. Kaya umasa kayo na sa pagpasok ng buwan ng Hulyo, full blast na ang paggawa ng mga proyekto sa MAA. Pipilitin natin na kahit na naabala tayo ng COVID-19, ang ating target completion na December 2021 ay ating pagsisikapan. Sasabihan natin ang ating mga implementing agencies na mag-double time ng trabaho ang napili nilang mga contractors. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng task force sa lokal na gobyerno ng Marawi upang matiyak ang pagtrabaho ng mga proyekto. Christine Lynn Viajante ng PIA Iligan City Information Center para sa Bayan.